meron din naman kasi ng OFW na nagpo-post in a good way, not in a bad way. I did not mention all of you guys. There's a some OFW na akala mo kung sino mayabang. Akala mo. So what's up? Ito po ay panibagong video, panibagong araw, panibagong panimula na naman sa ating channel. So guys, ngayon pag-uusapan po nating mga OFW. Yung mga OFW na kung sino, akala mo kung sino mayabang. Yung OFW na gala dito, picture doon, post ng pera sa Facebook, post ng gold sa Facebook. Pag first time ka sa isang OFW, pag first time ka na OFW sa anumang sulok ng mundo. Yes, naranasan ko my first time last 2015 November na pumunta ako dito sa Saudi Arabia para makatulong sa pamilya. I experienced na bili ako dito, bili ako doon, gala ako dito, gala ako doon. Wala akong may naipon ako pero konti. Bili na kung anong anek-anek. So ito guys, real talk lang sa mga FW. Real talk at saka payo ko na din sa inyo in my experience, in my own experience. Sana nakita ko ng dalawang mata ko at sana na mga nakasama kong tao. Bakit kaya merong mga FW hashtag pera? Yung tipong picture yung pera, ipost sa Facebook. Bakit mo kailangan ipost yung pera mo sa Facebook? Pinagmayayabang mo? I did not say na pera ko yun, pero pera mo yun. Hindi kita mapigilan dyan kasi pera mo yun eh. Buhay mo yan. Meron din naman kasing OFW na nagpo-post in a good way, not in a bad way. I did not mention all of you guys. There's a some OFW na akala mo kung sino mayabang. Akala mo kung sino mayaman. Hindi ko sinabing lahat. Meron din kasing OFW na gala dito, gala doon. Bakit kaya pag pumunta ng mall, bili ng may nakitang maganda, bili doon, may nakitang maganda dito, bili doon. Ba't kaya ganoon? Hindi ko naman sinasabing pera ko 'yon. Sinasabi ko na lang dito sa video ko. Payo ko na rin sa inyo. Save your money for your future. Sinasabi ko lang 'to kasi na-experience ko 'yun eh. When I was the first time here and abroad bilang isang OFW, kasi doon ko palang mabibili na kung anong gusto ko. Pero you must need know your limits. Dapat alam mo kung hanggang saan lang yung pwede mong bilhin, hanggang saan lang yung pwede mong gastusin. Dapat alam mo yung limitasyon mo. Huwag mong ubusin yung pera mo sa wala namang kakwentang-kwentang bagay. Ito pa. Hashtag kain. Marami akong hashtag eh. Hashtag kain. Punta doon. Punta dito. Day off. Pagtapos ng duty, kain. Kain dito, kain doon. Ba't kaya may mga OFW yung picture? Picture ng pagkain, post sa Facebook. Hindi ko sinasabing lahat kayo guys. Uulitin ko, hindi ko sinasabing lahat kayo. Sa mga lakwatsero, lakwatsera, hindi ko naman sinabing pera ko yun eh. Payo ko lang rin sa inyo. Ba't mo kailangang ipagmayabang yung mga ganun? Di mo nga rin alam yung pamilya mo doon kung anong kinakain, di ba? Sa mga ganyang sitwasyon guys, kailangan mo rin tawag dito. Lagyan mo yung limitasyon mo kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat hindi gawin. Meron mga kasing mga OFW hashtag mayayabang.
bakit kayo merong OFW yung mga ganun? Pera ex-abroad, pera naging manager siya doon, pera naging ano siya doon. Siga na. Wala kaming pakialam sa inyo. Real talk lang to. Sa naranasan ko. Nag-apply kami ng isang company. A lot of person who applying that company, pero nung mayabang, bagsak sa interview. Alam mo kung bakit? Sobrang yabang, sobrang pilosopo, akala mo parang hindi siya maturuan, parang alam niya na yung lahat. Ako, ay ex-abroad ako, nagtatanong ako kung ano yung dapat gawin dito. Kung ex-abroad man ako, wala akong pakialam. Ex-abroad ako kasi gusto ko pang matuto. Kasi nauna siya, di ba? Scenario, ito. Ex-abroad ako, tapos yung may nauna na sa'yo, syempre bago ka palang kailangan na tuturuan ka bago ka, pero ex-abroad ka. Huwag mo nga ipagmayabang na ex-abroad ka, Brad. Kasi nauna sila. Isa sila sa matagal na dito sa pinagtatrabahuhan mo. Pag tinuruan ka, gawin mo. Hindi yung ex-abroad ko, parang akala mo madami ka lang alam, parang hindi ka na pwedeng pagturuan. Huwag ganun, guys. Huwag ganun, mga tropa, kasi respetuhin naman natin sila, kasi kahit ex-abroad tayo, sila yung nauna sa atin. Makinig na lang tayo. Pag may mali, pwede mo namang sabihan, boss, pwede ba? Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Pwede namang ganun, guys, eh. Huwag mo na lang ipagmayabang na ex-abroad ka na dami ka ng alam. Ipakita mo na lang sa kanila. Ipakita mo na you are work hard. You are willing. You are willing to learn. Ito po ay karanasan ko lamang. Wala po akong intensyon na masaktan kayo. But it's my own opinion na, at payo ko na rin sa inyo ito. So, Jay Lasso Vlog, laging nagpaalala, huwag mong gawin bukas. Gawin mo ngayon. Saludo po ako sa lahat ng OFW saan mang sulok ng mundo. God bless you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.